Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to watch Bini's interview dun sa Kapuso Mo, Jessica Soho. So hindi ko alam kung ano oras siya magsistart. Pero before tayo magsimula, papakita ko lang guys, nakuha ko na yung lightstick ko today. So ayan, lumuwas talaga ako for this. Ay, wait lang. Yan, sobrang ganda. Ang lilaw, ang sakit sa mata. Wait lang. Wait lang, ayan. Papatayin ko muna siya guys kasi ang sakit na sa mata. Pero sobrang ganda, like grabe yung ano, parang sobrang tibay niya talaga yan. So sobrang kapal, and then ayun nga, may app siya. Tapos pwede mo siyang i-connect para mapalitan yung color niya. Kunwari gusto mo kay Mika red, ganon, doon sa app, pink kay Colette green, pink kay Staco, and then yun sa mga representative color nila. So ayan, super ganda, as in super worth it. And yung box niya sobrang kapal and sobrang ganda ng design ng box. Hindi ko mapapakita kasi nasa baba yung box guys. Ito lang yung dinala ko dito sa kwarto ko. So ayan. And then sobrang ganda ng mga photocards. Sobrang high quality, like legit. Ito yung lalagyan niya, ayan. Ay, gagawin ko kita niya, ayan. Sobrang ganda. Tapos ito yung photocard. Oh my gosh, ayan yung likod niya. And then exclusive photocard. Si Gwet, sobrang ganda. Oh my god. And then wait lang ha, isa-isa. Si Jo, ayan. And then panghuli natin yung bias ko, si Sheena. Sobrang ganda guys, talaga legit. Tapos next, si Maloy. Sobrang pretty. Next, si Princess, si Staco. Sobrang ganda. And then next, Mika, ang nag-birthday, ayan. Sobrang cute ni Mika, oh. Tapos, next, si Aya. Oh my gosh, Mikaya. Mikaya ka ba? Ayan, Mikaya, Aya. Sobrang cute, oh. And then, yung OT8, sobrang ganda talaga, guys. Like, legit, ayan. And then, last but not the least, my bias, my baby, my baby, my jowa. Wow. Eto, si Colette. Oh my gosh! Sobrang ganda, guys! Like, legit, oh. Wait, pakita na. Hindi ko pala alam kung mahahawakan ko silang lahat, pero sobrang ganda talaga, guys. Worth it. Tapos, alam ko yung lightstick magsisink siya sa, ano, sa concert. So, ayan. Grabe yung quality, guys. Like, legit. Worth it yung, I must say, worth it talaga yung price niya. Kasi, saan ka makakita, oh? 9 photocards. Tapos, grabe, sobrang ganda ng quality. Like, legit. Yan. So, ngayon, I think mag-i-start na ata yung Kapuso Mo, Jessica Soho. Pero, ayun nga yung sabi ni interview lang yung papanoodin ko. So, samahan niyo akong manood. Hindi ko na ito patatagalan. Let's start. So, ito na guys. Maraming salamat. Binak ko na lang siya kasi bigla siyang nag-play. Buhay na buhay ngayon. Binak ko ang na lang. OPM o ang Original Pinoy Music. Let's go, baby! Blooms, mag-ingay! Sa kasagsagan ng ito. Hey, oh my gosh, summer. I'm so happy my lightstick na. May mas lalong nagpainit sa islang pantropiko. Let's go! Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Wow! Ang hit songs nila na patuloy na kinakanta. Kahit ano talaga, kahit mga bata talaga. Kahit yung pamangkin ko, makita niya yung Bini, sasabi niya salamin, salamin. Na baka ang puso ko'y mababigyan. Wow. At sinasayaw ng sambayanan. True. Bini's impact. And nakita ko wala si Gwenny dito sa interview kasi may sakit siya. So, sayang. Pero siyempre, importante yung health. Eh, oh my gosh, I'm super proud. See you next week, baby. Saan man sila magpunta? Bobs, Bobs! Nagpauso ng kung ano-anong paandar. True! Hey, let's go! At ipinakita ang Pinay Girl Power kahit pa so sa then international stage. Sa 20th
anibersaryo ng KMJS dahil na rin sa inakalang suntok sa buwan na hilig ng marami nating mga taga-subaybay. Dumating na ang araw para sila'y ating makapanayam. Wow. Zess, position na po. Game na? Sila. Okay, sige. Game. Oh my God! Oh, socks! Heto na sila! The outfit! Oh my God! Sino I'm kaya ang makakasama natin ngayon? Nandito na sila! Wow! Wow! Ganda na outfit! Ang Nation's Girl Group, Beanie! Ang gaganda nyo naman! The outfit! Hello! Colette! Oh my God! Una sa lahat, mga Beanie-Beanie. Yung puppy line. Diba yun? Doon ang galing yung Beanie. Maraming salamat ha na pinaunlakan nyo itong aming request for an interview. Mahilig po kumanood ng KMJS. Ay, salamat. Actually, minsan po kami pag nag-makeup. KMJS. Gabi ng gabi. Kahit po nasa ibang bansa po kami, KMJS. Oh, di umano, marihilig. Di umano. Binubuo sila ng walong Bini-Bini. Gusto ko kayo makilala individually. If you can introduce yourselves. Ang ganda! Nagpapasyon po ako dati po. Yung sa uy, nagda-dance group ako sa school. Yay! Yay! Akala ko, ano, marunong na ako, parang ang galing ko. Pero nung pumasok po ako, parang, ha? Hindi pala. Uy, the way naman, umupo si Colette. Kukuha itong tao na to. Ako po si Maloy. Nickname ko din po siya. Ako Batangas po ako. Born and raised. Mahilig po ako sa arts. Grabe sa ribbons po. Sa glasses. Sa bubble skirts. Anik. Yes, Colette. Name ko po, Maria Nicolette. 23 years old from Bohol. Nasa serious guys, ang ganda! Type of tao. So medyo introvert ka. Oh. Inverter po. Sorry. Tapos ang tawag daw nila sa'yo, anger? Opo. Opo? Na, bakit? I love my space po talaga. So parang pag nag-overstep yung tao, oops. So yun na nga ako nag-ganong-ganong, hindi niya pa ako tinubog. Pero hindi naman po all the time ganun. Mika, ikaw daw yung konyo. Ang ganda! Pili ko nga na-intimidate yung lahat ng girls sa akin. Ganda yan, makulit. Kasi mahilig ako mag-English. Most flexible. Ikaw ba yung nagsusplit? Yes. Sa po. No! Nakahilap ako, guys. Si Sheena. Yay! Ikaw daw yung pinaka-bubbly. The happiness. The happiness. The happy pill. Do you want more? Happiness. Later. At nagpauso nang eh. Pati si Miss Jessica Soho. Paano mo naisip yung eh? Sa tropa ko, nakuha yung A. Parang kapag nagka-chat ako, yung tropa ko, puro reply niya A. Naiinis ako. Tapos nagulat ako, ginagawa ko na. Tapos parang feeling ko pinaka nag-start siya lumaganap. Lumaganap nung merong isang group na nag-post sa concert namin. Tapos sinabihan niya ako na, Sheena, graduate na ako. Tapos naiiyak siya. Oh, tapos sinabihan ko na, oh, huwag ka muna umiyak, ay ka muna. Ganun muna. Tapos nag-viral yun. Ayan. Kapag ay ka muna eh. Si Stacy, ikaw daw ang princess. Josie! Tsaka paborito ng mga bata. Sino ba bias mo, Gabin? Si Stacy. Grabe yung hatakos namin sa mga kids. Nag-iiyakan daw po yung mga bata pag hindi daw po photocard kayo nakuha. So parang nakakatuwa kasi mahilig din po talaga ako sa mga bata. Ang isa pang miyembro ng grupo at Sweet Picolanan na nagiging halimaw sa stage, si Gwen. Halimaw. The duality. Hindi mo isipin ang challenge si Gwen, no? May sakit po si Gwen doon sa mga naghahanap. Get close to Gwen. Ang tumata yung leader ng grupo, best si leader, Joanna. Best girl. Si Joanna po kasi, parang siya po yung pinaka-organize po sa amin. Tuwing may mga meetings po kami, siya lang po yung may dala ng notebook, siya yung nagtitake notes. Tapos kapag ano, parang meron po talaga siyang authority. Na pag siya yung nagsasalita, as a personality, ay si Joanna, naging laman dati ng mga broadcasting competition. Na sobrang love po yung ano, yung Bini talaga yung nagde-describe kay Jo. Like, nahihiya siya. Kung saan nagbubuga ng tubig na may kulay ang ilang truck ng bumbero.
si Joanna Robles, nakaantabay. May background ka pala sa ano, broadcasting. Oh. Sample, o sample daw. Miss Jessica, so katapat. Dali, palit tayong trabaho. Kailangan ko munang magpahinga. Kaya may papalit muna sa akin. Si Beanie Joanna. Hey, oh my God! Magandang araw. May sabet, di ba? Yan, tawa ni Stokan niya. Take two, okay. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Joanna Robles. Wow, gabi talaga siya magsalita. Nagagandahang mga kababaihan mula sa grupong Beanie. At ngayon kasama rin namin ang isa sa pinakasikat na kilala kong mamamahayag na si Miss Jessica wow. Soho. Dito lang yan sheesh. Sa kapuso mo, Jessica Soho. Wow, galing ni Jo! Nakaka-proud. Yes, ma'am nila. Pwede. We are Beanie. Taong 2018, nung simulang buuin ang grupo. Sa iba't ibang probinsya kami nag-audition po, na-callback, tapos wala kaming idea po na girl group yung bubuin. Parang from 50 girls, na-trim kami to 13. So salang-sala pala talaga okay. Kayo, no? Talagang pinili. In-explain ba nila kung bakit kayo yung mga pinili? Hindi ko pala alam, guys, kung mabablock to. Pero never nila explain. Kasi ano to yung show sa GMA. So lalabuan ko lang ako haharangan to, if ever. Was it talent or personality? Everything. Training lang po talaga kami na hold. This bago outfit, sila nililaunch, butas ng karayong daw ang pinagdaanan nilang training. Jolette, working out. So yung talent pala talaga, acquired, hindi born into. Tama ba? Well, some of us po, parang may background na po. Kunwari kami ni Colette sa choir, tapos may mga dance group like Sheena. And si Joanna parang nag-workshop. So parang yun po, katulad ng sinabi ni Jo, parang nahun talaga yung talent sa training. Ganda ngayon, ito balitang-balita. You survived on nilagang itlog at saba. I cannot. Totoo ba yon? Opo. Kaya raw kayo laging gutom. Dalawang hard-boiled egg na binigay sa amin. Siyempre titipidin ko yung isa. One day before po ng diet namin, saka lang pong sinabi, parang kinagabihan sa amin, okay girls, kakaroon kayo ng Korean training and magda-diet kayo. Nagulat po talaga yung mga katawan namin. Hindi rin po kami makapaniwala na survive po namin. And hindi lang siya physically draining, emotionally and mentally draining. Hindi pa namin nakikita yung mga pamilya kasi hindi po namin. Kami nakakalabas po bawal eh. Bawal po lumabas mo. So paano nyo na-overcome yung homesickness? Iniisip ko lang po lagi na parang ang layo na po kasi nung process ng training ko. Pag tumigil po ako, parang mababaliwala lahat ng pag-ilir. Huwag yung tanggapin sa sarili nyo na hindi tayo malalaunch, na iba na lang yung career natin. Kasi ito yung pinaghirapan natin, di ba? Nung trainees kami, hindi pa kami binit. Yung mom ko nawala. My mother, my mommy. And my lolo nawala. I believe na yung mga nag-pass na ng mga loved ones ko, they are safe na with God. So I feel rested na. So I just enjoy kung anong life ko here. And I don't want any more regrets. Totoo ba na nung una walang pumapansin sa inyo? Opo. Kahit magpapansin po kami, walang pumapansin. Para lahat naman siguro dadaan sa ganun. Namimigay pa raw kayo ng flyers. Oh, we're giving out flyers. May mga QR code pa po yun. Tapos pwede na iscan para diretso sa platforms. Nakita ko na yung iba, tinatapo nila. Parang, We are Beanie po. Ang sakit. Siguro may fear din po kami kasi parang hindi po sanay yung Philippines sa girl group. Mas tinatangkilik talaga mga boy groups. Mas nagiging fanay talaga yung mga girls. Hindi raw naging madali lang, iba talaga yung tinanong ko sa grupo. Lalo't ilang taon din ang like, kanilang hinintay bago tuluyang mag-bloom o mamukadkad ang kanilang career. Ano pakiramdam para matawag na kaya the nation's ngayon, girl grabe mag-stand sa Beanie. Nakakakilig siya kung papakinggan, pero hindi po talaga namin siya in-expect. And kahit ngayon, parang hindi po talaga siya nagsisink in na talaga ba, Nations Girl Group tayo. Kasi dati, nagtatricycle lang naman kami pupuntang training. Grateful po talaga kami kasi alam po namin na lahat ng pagod namin dati, lahat ng mga pinaghirapan namin. Worth it lahat. Worth it lahat. Pantropic ko po, dun po kasi nag-start. Parang akala namin, parang katulad lang din siya na ibang song namin na okay, ni-release, may mga nakikinig. Akala namin hanggang doon na lang po ulit yung song na yon. After noon, nag-release po kami ng Salamin Salamin na hindi rin naman namin alam na mas aano pa sa pantropiko po. So parang, hala, anong nangyayari? Kasi rin ako, gusto ko. Grabe naman kasi
talaga yung mga songs. And at ang pinakapangmalakasan talaga nilang kanta, ang itinuturing na isa sa fastest OPM o original Pinoy music na kanta sa kasaysayan na nakakuha ng 100 million streams sa isang streaming platform. Ang Salamin Salamin. Yung Salamin, ano naman ang kwento nun? Para siyang mirror-mirror on the wall na parang may crush ka, tapos kailan niya ba ako papansinin, ganun. Pa-cutesy-cutesy. Diyos ko, eto na, napapasubo ako nito. Pasensya na kayo. Alam niyo yung Salamin, Salamin, pinapasayaw sa amin yung sa Zumba. Kaya lang iba yung ano, choreography, ganun, ganun, tas ganun, may ganun. Ito pala, iba, mas mahirap yung version nyo. Kaya niyo po yan. Pwede bang makitry, makisayaw sa inyo? Kahit ano lang, kahit konti lang. Dito po kayo sa gitna. Okay, naku. Tapos tutulungan po namin kayo ni Ate Colette. Ate Colette, dito ka sa right side. 5, 6, 7, 8. Jump. Tapos? And then, mahiwagang salamin. And then, ta, ta, ta. Sat, sat, sat. O, tapos? And then, ta, 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 ta. Diyos ko. Hugot dito sa left hand. Yan. And then, pa-cute. Pag-cute. Yes, and then again. Mahiwagang salamin. And ta, ta, ta. Ta, ta, ta. And then puso'y nabibitin. Yeah. Kaya yan. Kaya yan. And ngayon, ano lang tayo? Hey. 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 Cherry on top. Parang dati Tagalog yung mga kanta nyo, tapos bigla kayong nag-full English. Gusto po talaga namin makilala din globally. Yun yung next step namin po. Why not? Diba? Diba? Yes, makilala po yung Beanie sa international scene. Pero, yun po talaga. Yung napanin, pero nakapag-perform na kayo sa Korea, di ba? Punta po kami doon for an award po. Tapos in-invite kami. Well, lahat naman ng artist, parang yun po yung pangarap talaga. Tsaka parang time na din po ng Philippines and yung talent ng Philippines mapakilala internationally. Pero meron din mga nagsasabi na ano ba yan? Parang nanggagaya lang sila sa mga banyaga. Siyempre, inspired naman po talaga ang Beanie po sa mga K-pop, sa mga J-pop, ni mga discipline po nila sa pagsayaw, sa pagkanta. Pero meron din po talaga yung sariling disiplina po ng Beanie. Meron kayong consciousness na dapat i-push nyo yung Pinoy music. Yes. Group dynamics nyo, paano nyo iniingatan na walang sapawan? Aaminin talaga namin before po kasi syempre tanggalan. So lahat kami, ay competition to, pagalingan tayo. Pero nung 8 na kami ngayon, wala na pong ganyan sa amin. Pero historically, talaga namang yung mga girl groups, yung mga boy groups, di ba? Kahit nung araw pa, talaga nagbe-break up sila eventually. So, anong thoughts nyo doon? Forever po kami. Napag-uusapan po namin na kapag, kunwari, after Beanie,
sabi namin sa isa't isa, girls, pag magkakaroon tayo ng bahay, dapat kapit-bahay tayo para magkakasama pa. Pagka isang compound lang. Ganun kayo ka, bonded na. Sisters. Through time. Totoo naman, super close po namin. And, hala, ba't to umiiyak? Ano? Kasi hindi naman po talaga, may time talaga na. Umiiyak siya. Sorry, pinaiyak ko ba kayo sa tanong ko? Siguro naiyak ka lang kasi kunwari si Joanna po, only child po kasi siya. So parang napipili niya na may mga kapatid siya sa akin. Kasi 8 ba naman po? Hindi yung break up kasi madami pa akong bayarin. Totoo naman. We're feeling ko yung Beanie is forever. Parang it's a highlight of our lives that we won't ever forget. Pero gaano nga ba kakilala ng Beanie ang isa't isa? Susubukin natin yan sa isang game. Let's go! Salamin, salamin, who's who edition. Game na kayo, girls. Okay. Sinong pinakamatakaw? Ang kit si Gwen yung may hamak. Itong epekto ng Sabah. Sabah Diplon. Sinong pinakaiyakin? Si Maloy? Maloy? Si Mika din. Si Mika. Sino ba laging nag-aaway o nagbabangayan? Wait, oh my gosh. Josie. Si Joanna at saka si Stacey. Mika at Colette. Sabi sila. Meron pa po. Gwen Colette. parang lahat naman pala kayo eh. Gayunman, kasabay ng pag-arangkada ng karera ng Beanie. Ang pagharap nila sa ilang mga issue. Kwento nyo nga, nagka-issue daw kayo dun sa mga fans na sobrang nai-invade na yung privacy nyo. How do you set borders and boundaries? For example, inaabangan po kami sa tapat ng condo po namin. Naintindihan ko rin po yung side nila. Kung hindi sila makakapagpa-picture po ngayon, baka wala nang time. Bashers, paano nyo nahahandle? Parang lahat naman gusto kayo eh. Meron din. Parang di naman na makontrol po. Kahit, feel ko kahit sino ka man, sikat or hindi, may mga tao talagang hindi mo ma-please sila. And hayaan mo lang po sila. Focus ka na lang kung tapos yung dahil Beanie yung... Which is our battle. My, a peace of mind. Mainit ngayon. Naging issue rin ang Cloud Chaser na lang sunod, yung iba. Sunod-sunod like, schedule ng Beanie. Kaya nag-alala raw ang ilan sa kanilang kwento or... Sabi nila, pahingahin naman daw kayo. Yung mga nagsasabing ganyan, ano reaction nyo? May pahinga naman po kami. Well, ako po kasi personally, parang gusto ko yung araw ko punong-puno po talaga siya. Kasi the more naroon akong tahimik time sa isang araw ko, parang dun ko mas nafe-feel yung pagod. Ever since naging Beanie po kami lahat, parang if may isang araw na biglang, hala, walang gagawin. Sure ba? Parang... Hindi na kayo sanay ng downtime. Productive lagi po kasi yung schedule namin po. Ang tagumpay ng Beanie, utang daw nila sa mga Bloom o yung tawag nila sa kanilang fans. Gaya ng senior high school student mula sa Alaminos, Pangasinan na si David. Yay! Yay! Sana all. Dito po sa kwarto may mga posters din po ako. Feel Good album. Pantropico, lagi. Yung akin guys, nagtatanggalan yung mga posters ko. Meron yan dito. Yung araw ko nakikinigaw ng music ko. Sumasayaw po ako. Gumagawa ng guitar covers. Wow! Talented! Tinatawag ako na, Beanie David! Si Colette ba yung bias niya? Na gumawa ng kanta. Malaking impact po sa akin yung Beanie. Ganyan po, nagkaroon din po ako existential crisis. As a teenager, natatakot po ako sa future ko. Tapos dahil sa Beanie, parang na-revive po yung passion ko. Hey! Yes. Gusto ko talaga makita Beanie. Mula Pangasinan, pinaluwas namin ang wow! Sana all! Si David, pa-Maynila. Sana all! Walang ideya si David na sa araw na ito, matutupad na ang pangarap niyang makita ang Beanie. Hello David, ako si Jessica. Oh my God! Hindi pa ako ang surprise mo. Maghunos dili ka. Okay. Ito ang surprise mo talaga. Huwag ka munang mag-oh my God, ha? Ready ka na ba, David? Huwag ka mahihimatay, ha?
baka mahimatay ka. Sana all! 1, 2, 3, go! Hello! Go! Oh my God, nanginginig siya! Okay ka ba? Sana all! Kilala mo na sila, hindi ko napapakilala. Hindi ko alam gagawin mo. Nanginginig ko. Mika! Kilala mo na sila. Machine! Isna ako! Duwala! Ay, may bayas! Oh, kalat nga! What does it make you feel? At pakilala ko na yung mga katulad ni David na fanay na fanay ninyo. Naiiyak na naman. Hey, Jalette. Ito yung epekto nyo sa mga katulad ni David. Pasaya lang po sa puso na, alam niyo po, yung parang love na love po kami ng mga tao po talaga. Na hindi naman po namin akalain kasi we just being ourselves lang naman. Bakit po tingin mo yung susi, ano? Ay, kulit! Ano bang nararamdaman mo? Gusto mo ng tubig? Ayan. Yung mabaliwala. Oo. What? Grabe po. Grabe po impact sa akin ng bini kasi. Bakit? At my lowest point, ano? Andun sila. Lalim din ang hugot nitong si David, ha? O, anong ibig sabihin nung sila yung kasama mo at your grabe, lowest? Grabe! Bakit may... Ano ba yung pinagdaanan mo? May ano, paiyak ganito. Kasi sa school, stress na stress din talaga. Kailangan ko ng encouragement para silang ano, blessing in disguise ni Lord, ganun po. Nakatulong po siya sa akin kasi I'm sure madami as a teenager, madami tayo na ganito, like in our lowest point moment, yung bini na verbalize nila yung lahat ng mga takot mo at hugot mo, ganun ba yon? Kailangan mo lang sabihin sa sarili mo, kaya mo yan. Sige nga, sabi mo nga, kaya ka po. Karera. Ayun. Pero ayun nga, grabe kasi talaga yung impact ng Beanie. For Beanie? Our concert po, this November 16 to 18 po sa Araneta. Message nyo raw sa inyong Blooms. Hi, Blooms! Yes, nasa Jessica Soho na kami! Yes, so proud! Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Beanie. Hindi ko akalain na one day, makausap ko kayo. Dapat kami po kayo sa inyo. I'm happy so for humble. You kasi you represent Gen Z and the new girl power. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. Pagdating ko yung saya ng girl. It feels good na kumanta. May pag-asa na ba? Na baka ang puso ko. At umindak sa musikang sariling atin. Dahil sa mga katulad ng Beanie at ang kanilang mga awitin, ang OPM. Ngayon, buhay na buhay! So ayan guys, grabe, sobrang happy ko dito sa interview ng Beanie. Sobrang proud and ayun nga dun sa fan nila si David. Grabe, I think lahat tayo makaka-relate sa kanya kasi hindi lang ako pero madami kami na late nag-stand sa Beanie. Pero alam mo yun, nakilala or dumating yung Beanie sa life namin when we are at our lowest point, yung kagaya nung kay David na parang pasuko ka na pero dahil nakilala mo yung Beanie, parang nabuhay ka ulit, parang naging inspired ka ulit. So sobrang grabe talaga yung impact ng Beanie. I think lahat naman tayong Blooms, ganun yung impact ng Beanie sa atin. So sobrang nakaka-inggit actually yung na-meet niya yung Beanie and then si Colette, yung bias niya.
alam mo yun, yung alapit mo kay Kale, tapos masasabi mo yung mga gusto mong sabihin, pero I think, ewan ko, depende pala, kasi feeling ko pag ako, parang mauutal ako o hindi ko masasabi yung mga gusto ko sabihin, sabihin ni, pero ayun nga, parang grabe din kasi yung pinagdaanan nila, and alam mo yun, worth it talaga, like, mas na-appreciate nila yung mga nangyayari ngayon dahil grabe yung hard work nila, like, ngayon nasa kapuso mo, Jessica Soho, na sila, and grabe, like, wow. Hindi ko in-expect yung merong iyak part, like, grabe, oh my god, tas yung visuals nila, yung outfits, wala, mahal na mahal ko talaga yung beanie, guys, ayun lang yung masasabi ko, 8 hanggang dulo na to, walang atrasan, and don't worry, beanie, kaming mga blooms, hindi kami mawawala, lagi kami nakasupport sa inyo, and syempre, ibibigay namin lahat ng love and support sa lahat ng gusto nyong gawin. Kahit mag-solo kayo, ganun. Basta nandito kaming blooms to support you girls. Ayan. Again, bilhin na kayo itong light stick kasi sobrang ganda. I think available pa siya sa Pulp Space. Visit nyo lang yung X account nila or pulptickets.com. Hindi ako sure, pero ayan. Search nyo na lang. I think may lalabas naman kasi super worth it talaga. And kung collectors ka talaga, kung nagko-collect ka ng mga items, ayan, must have talaga to. And excited na akong gamitin to sa concert next week. Ayan, sobrang excited na talaga ako kasi I think, ayun nga, sabi ko nung una, magsisink to sa concert, yung as in lahat pare-pareha. So, super siren kasi diba 360 yung stage? Wow, grabe. Oh my god. Like, sobrang excited na talaga ako. So, that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong! Hey!